nila. Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag sa mga taong mayroong kapangyarihan, nagbibingi-bingihan, nagmamaang-maangan? Ang batas sa tulad niyang makasalanan. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas na ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito na naman po ang lingkod, Epifanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. At syempre sa umaga pong ito, mga minamahal kong kapatid, bago po tayo mag-umpisa, binabati muna po natin ang ating mga kapatid. Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakikiisa dito sa ating programa. Maraming salamat po. Siyempre, bago ang lahat, binabati din po natin yung ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakikiisa dito sa ating programa. Maraming salamat po. At maging sa ating mga bagong mga subscribers, siyempre sa lahat po ng ating mga kapatid na bago pong nakasubscribe sa atin, talagang nagpapasalamat po ako sa inyo, dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi po tataas yung ating mga subscribers. Kaya salamat po, at sana lagi po namin kayong kasama sa aming pakikipaglaban-laban po sa mga taong mapang-abuso sa ating mga kababayan, at maging sa ating mga kapatid na dukha na tinatapakan lamang ang mga karapatan nitong mga taong mayayaman at may kapangyarihan na nasa ating gobyerno. Kaya maraming salamat po. At syempre, pinasasalamatan po natin yung ating mga kapatid na patuloy po na nagdarasal para po sa inyong lingkod. Maraming salamat po. At syempre, bago tayo mag-umpisa, mga minamahal kong kapatid, binabati po natin yung ating magigiting na mga kapulisan. Kahapon nga, kasama ko yung ating mga kaibigan na hindi ko na babanggitin yung kanilang mga pangalan, dahil ayaw ko rin maano yung kanilang pagiging pulisan. Dingit po sa inyong kaalaman, tayo po ay may mga kaibigan din naman, mga kumpare, talagang pinag-uusapan nga namin kahapon itong nangyayaring cover up dyan sa 990 kilos na shabu. At base nga sa aking kaibigan na polis, masyado nang nadudungisan ang pangalang polis. Kaya kung sila daw ang masusunod, kung pwede, palitan na yung salitang polis. Sinabi kasing polis, tila ang tao may pagdadalawang isip na. Dahil nga sa halos ang laman ng balita, laman ng usapin, mapapanood natin sa Senado. Ay nako. Pero ganun pa man, pasalamatan natin yung mga tunay na pulis
na tunay na naglilingkod sa ating bayan. Palakpakan po natin. At syempre binabati din po natin yung ating mga kapatid na mga kasundaluhan na kung saan patuloy po yung kanilang pakikipaglaban-laban po sa mga terorista na katulad ni Arnie Tevez. Kamusta ka dong? Paano yan? Terorista ka na? Para kang si Bin Laden. Si Bin Laden, mabuhok. Itong isang Bin Laden, wala buhok. Pero meron sungay. Diba? Sabi nga nung iba, kung ang ating bansa ay katulad lamang ng US, no? Kung matatandaan ninyo nung pinasabog nito ni Osama Bin Laden, yung gusali, yung World Trade Center, hindi tumigil itong presidente, o ang presidente yata nun, si Barack Obama pa. Talagang ginamit niya yung, alam mo, wala palang imposible. Yan ang nakita ko eh. Biro nyo ha, imposible na makapasok itong mga sundalo ni Obama sa lugar na kung saan nandoon si Bin Laden. Pero dahil sa kagustuhan ng presidente na managot sa kasalanan itong si Obama Bin Laden, talagang gumawa ng paraan ng presidente at talagang ginamit niya itong kanyang mahuhusay na sundalo hanggang sa nakuha talaga si Bin Laden at talagang napatay. Ang hindi lang po natin maintindihan, hindi naman si Bin Laden itong si Arnie Tevez, pero bakit hindi mahuli-huli? Hindi, totoo lang po. Yung sinasabi ko lang yung totoo. Diba? Hindi naman si Osama Bin Laden itong si Arnie Tevez, pero ba't hindi mahuli at hindi malaman yung kanyang lokasyon? Diba? Kaalyado natin ng US Army. Kung kaalyado natin, diba? Balikatan nga, diba? Mapapanood natin yung mga balikatan exercise. Nandyan yung US. Ba't hindi tayo humingi sa US Army kung hindi natin kaya na malocate kung nasaan itong si Arnie Tevez? O talagang sinasadya na hindi malocate o sinasadya na hindi ipahuli? Yan ang katotohanan dyan. Marami naman tayong mga naging makasalanan na politiko na naipasok sa kulungan. Ha? Ang ginagawa ngayon ni Arnie Tevez, kayang-kaya niyang sayawan. Ha? Budot-budot, parang sira, bangag talaga. Akala niya makakadagdag sa kanyang pagiging mabuting tao yun. Mas lalong dumagdag sa kanya, ang tingin ng tao sa kanya, isang demonyo na sinasayawan lang ang kapangyarihan ng batas. Isang demonyo na kung saan iniinsulto ang katotohanan. Isang demonyo na sumasayaw na iniinsulto yung kakayanan ng militar at pulis. Isang demonyo na sinasayawan ang kayang gawin ng batas para sa kanya. Ha? Sinasayawan lang pala ng isang kriminal at isang terorista yung batas natin sa batas dito sa Pilipinas. Ha? Sana all. Diba? Kung mapapanood ni Ambatuan itong ginagawa ni Arnie Tevez, baka maisip ni Ambatuan, sana ginawa ko na lang din yung ginawa ni Arnie Tevez ngayon. Hindi sana hindi ako nakakulong. Hindi sana ako nahataw ng cameraman sa ulo. Diba? Kung ganun na lang pala magiging estilo, kapag nagkasala yung mga may katungkulan, mayayaman, pwedeng umalis, laruin mo na, gapangin mo na, ay talaga. Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga public servants. Magmula po sa mga kapitan, mga mayors, mga gobernador, maging sa mga congressman na mabubuti, hindi kasama si Tevez. Hindi talaga siya kasama. Terorista. Terorista na nga eh.
Pero bang teroristang congressman? Saka hindi na yan tinuturing na congressman. Wala yung mga ganun klaseng utak na katulad ng utak ni Tevez na minsan matino, minsan hindi. Delikado yan. Mas mabuti pang mag-alaga ng shih tzu kesa sa kalbong mukhang aso na malapit nang maging sira ulo dahil wala nang magawa sa kanyang kaso. Ayun, nagiging saksakan na ng bobo. Halata na ng mga tao, mga kapatid, na talagang bangag ito. Biro mo ba naman, nung napansin niyang hindi tumalab yung kanyang pagsayaw-sayaw, abay kinabukasan, drama naman yung ginawa niya. Huwag po niyong hayaan na maging masama ang inyong mga anak. Dapat to maging mas maging kasing sama ko. Talaga, Tevez? Alam mo, Tevez, doon sa ginawa mo, yung payak-iyak ka, hinahanap namin sa banda yung luha mo doon eh. Nakita namin yung luha, hindi sa mata lumabas, isa tenga. Yung isa uhugin, ito lugain. Biro mo ba naman? Alam mo, Tevez, sa ginawa mo payak-iyak, tapos magmiminsahe ka, huwag niyong hayaan. Alam mo, sinadya po niya yun na umiyak kasi ang plano po nila ganito. Nakita niyo sa entrada niya, kung ang message niya ay bukal sa kanyang puso at ang mensahe niya para sa mga tatay, hindi po niya idirekta doon kay ano, kay Rimulya. Nakita niyo yung estilo niya. Plano po ngayon, ang plano po ngayon ng mga Tevez, ni Tapasyo at lahat ng kanyang mga alagad, paalisin si Rimulya. Bakit? Hanggat nandyan po si Rimulya at si Avalos, magkakaroon po talaga ng hustisya ang lahat. Ha? Magkakaroon ng hustisya yung pagkamatay ng ating gobernador Ruel Ragay Digamo at maging ng mga kapatid pa natin noon na pinapatay nitong mga Tevez. Kaya nagsisikap po sila na matanggal itong si Rimulya at si Avalos. Bakit? Ang gusto po nilang ipalit dyan, yung isang DOJ Secretary at DILG Secretary na kaya nilang bayaran. Yan po ang plano nila. Sinisikap po nila nasirain si Avalos, si Rimulya. Dahil alam nila, pag nandiyan, naniniwala po ko, pag hindi na si Rimulya at si Avalos, at tapos iba na yung Secretary na kaya nilang bayaran, at alam nilang sa kanila, automatic yan. May lakas loob na yan si Arnie Tevez. Bakit? Alam niyang hindi na siya makukulong. Alam niyang ligtas na siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Alam niya na mababayaran niya at mapapaikot niya ang batas at maging yung mga kababayan natin na pinapaniwala na, pinapaliwala niya na mabuti siya. Ha? Tulad po ng sinabi ng aking lolo, kahit anong gawin mo, pag ang usok nilagay mo sa isang lalagyan, sisingaw at sisingaw yan. Kaya Arnie Tevez, ha? Huwag mo nang pilitin. Tulad na sinabi ko, Arnie Tevez, ang kalaban mo ngayon ay Diyos na. Mahirap kalaban ang Diyos, Arnie Tevez. Ha? Sasabihin mo, huwag yung ganyan. Yan na naman ba ang tinuro sa'yo ni Tapasyo? Ano ba talaga yung abogado mo? Abogado o direktor? Anak ng teting na. Hindi tuloy malaman ng taong bayan, Arnie Tevez, kung mag-aartista ka ba o mananatili kang congressman. O pumili ka sa tatlo. Mananatili kang congressman, artista, o kriminal. Madagdag na natin, pagiging drug lord. Saan ang gusto mo doon? Alam mo, Arnie Tevez, sa haba ng panahon na naging diktador ka, naging mamamatay tao ka, sa haba ng panahon na marami kang taong maliliit, marami kang mga kababayan namin na mga dukha na pinapatay, kila Mayagma, kila Tanasan, kila Boy Quadra, kung sino pa yung isa. Oh. Ha? Hindi mamamayagpag dito sa bansang ito at hindi namin hahayaan yan. Ha? Kaya
Bongbong Marcos, minamahal naming Pangulo. Naniniwala po kami sa husay at galing mo. Naniniwala kami na mas matalino ka kesa kay Tevez. Huwag mo pong hayaan, mahal na Pangulo. Ha? Na lagi ka na lamang iniinsulto nitong ni Calvo. Ha? Papaano na po ang ating bansa kung may katulad ni Arnie Tevez na nasa gobyerno? Ha? Papaano na po ang ating hustisya? Paano makakamit ng ating mga kababayan ng hustisya kung mayroong attorney Tapacio na nandiyan dyan? Siyempre, wala dito eh. Diba? Oh. Kaya nananawagan din kami kay Sir Remulla at kay Sir Abalos. Huwag niyo po hayaan, Sir. Ha? Na makagawa ng kasamaan o patuloy pang mga kahayupan itong mga Tevez, maging yung kanyang mga tauhan, pati yung mga bayaran na abogado niya. Lalong-lalo na to itong dating DOJ secretary na tambaluslos. Buti na lang, hindi yan ang naging DOJ secretary ngayon. Dahil kung yan ang naging DOJ secretary, ngayon nga na hindi na siya DOJ secretary, nagawa nga niya yung himbal-himbal na krimen, mas malaking krimen yan. Ha? Yung tulungan mo, bayaran mo ng tag 8 million yung mga testigo para lang bumaliktad doon sa katotohanan. Samantalang ikaw na abogado, dapat alam mo na dapat ang lumabas sa korte ay yung katotohanan lamang. Pero ikaw mismo na abogado, tinuturuan mo yung isang kriminal na mas lalo pang dagdagan yung kanyang kasalanan. Ha? Kayong mga abogado, lahat ng mga hindi totoo sa kanilang pagiging abogado, lahat ng mga abogadong mga hindi tapat, mga putang ina ninyo. Yan ang masasabi ko. Ha? Yan ang masasabi ko. Lahat ng mga siraulo katulad ni Attorney Tapacio, putang ina mo, Tapacio, mamatay ka na lahat ng pamilya mo. Ha? Ba't pa kayo nabubuhay? Para patuloy na mang-api sa aking mga kababayan na mga dukha na walang kalaban-laban? Lalo-lalo ka na, Arnie Tevez. Huwag ka mag-inarte. Ha? Sabi nga ng mga kababayan, marunong din palang umiyak ang isang demonyo. Iiyak ka na lang, wala pang luha. Ha? Arnie Tevez. Kung ikukumpara yung pagluha ng mga biktima mo sa luha mo, kulang pa ang buhay mo, kulang pa ang luha mo, kulang pa yung mga kartehan mo, kulang pa ang pera mo para pambayad sa mga taong inapi mo. Wala kang karapatan na magsalita ng kabutihan sapagkat wala sa pagkatao mo ang pagiging isang mabuti. Ha? Sasabihin mo, magturuan nyo yung mga anak ninyo. Si Kurt, naturuan mo ba na huwag manapak? Ha? Si Kurt, naturuan mo ba na huwag manipa? Si Kurt, naturuan mo ba huwag magpaluhod ng mga taong mas mababa sa kanya? Ha? Oh. Ilan na mga tao dyan sa Negros Oriental na inapi ng anak mo para magsalita ka ng ganun? Ha? Di mo ba alam, Arnie Tevez, na lahat ng sinasabi mo balik sa'yo? O talagang gunggung ka na ngayon? O talagang papunta ka na doon sa stage na kung saan abnormal ka na. Ha? Umayos-ayos ka. Attorney Tapacio, ang request ko sa'yo. Ha? Dalhin mo muna sa mental yung amo mo. Pagamot mo, kasama ka. Oh, pumili ka na rin ng gamot para sa'yo, yung nakakaalis ng baho ng baboy. Dami na nagre-reklamo sa akin dito. Pag nadikit ka daw sa mga tao, talagang naiiwan yung bahong baboy. Mga kababayan, hindi po isa lang ang pinapatay ni Arnie Tevez. Sa mga kababayan namin, Luzon, Visayas, Mindanao, kung meron po kayong mga pero, may kakayanan po kayo pumunta ng Negros Oriental,
hinahamon po namin kayo. Ha? Para mapatunayan namin sa inyo kung gaano kasama itong si Arnie Teves. Kami po na mga taga Negros Oriental ay magsasabi sa inyo, kung hayop si Hitler, mas hayop tong si Arnie Teves. Kung demonyo si Hitler, mas demonyo to si Arnie Teves. Gamit yung kanilang pela, pela. Tingnan mo, gamit yung pera nila, kapangyarihan, kaalyado. Kaya nga ang daming nagsisisi ngayon, ba't daw binoto pa nila itong si Duterte? Kung wala naman palang prinsipyo, puro lang pala salita, pero ang katotohanan, mabaho pa sa Alquetran ang pagkatao nyo. Diba? Nung panahon na binabatikos ni Trallianes, dahil nakuhanan nga ng shabu doon sa Davao, paano nakapasok yun doon? Hindi. Simple lang naman yung gusto ni Trallianes, maghubad ka, Paulo, para mapatunayan. Kasi matindi yung mga intel. Alam nyo, si Trallianes, official ng sundalo yan, ng Navy yan o ng Marines. Ha? May mga pinapag, nung siya ay senator, marami siyang pinagalaw na mga intel. Ha? Kaya kumpirmado talaga, 100% na ito si Paulo Duterte ay isa sa drug lord dito sa Pilipinas. Nung pinahubad ni, dahil nga nalaman ng mga intel na ito si Paulo ay member ng mafia o anuman, mga mafia tuloy, sindikato ng droga, hindi siya pumayag. Ano sabi niya? No way. Kung tutusin, wala siyang karapatan para sabihin yun . Porkit ba tatay niya, presidente, sasabihin niya, no way? Ha? Ba't naman yung mga polis, pinahubad, pumayag naman? Ha? Kasi may pinagtatakpan si Paulo Duterte. Ng mga panoorin nyo, yung mga dating hindi sila pumayag. Kinabukasan, mga ilang araw, gumawa ng paraan. Ha, yung amnesty na binigay kay Trallianes, binawi nito ni Duterte, kinasuhan uli, binigyan ng warrant agad. Samantalang yung anak niya na drug lord, hindi niya binabaan ng warrant. Ha, kasi anak niya. Ha? Ngayon, Duterte, makinig ka. Manumpa ka sa ngalan ng magulang mo. Mahal na mahal mo magulang mo, di ba? Manumpa ka na hindi adik si Pablo, si anak mo si Paulo. Kung hindi yan drug lord. Manumpa ka. Kaya nga, lahat ng trabaho mo, puro may sumpa. Sa kakapatay nyo ng mga tao na mga walang silbi. Ay, ng mga walang kinalaman. Mga tao pinapatay nyo na kahit mga inosente. Ano nangyari sa bansa? Binabaan tayo ng napakalagim at hindi malilimutan na salot yung pandemic. Dahil may presidente tayo, nakasumpa-sumpa yung ginagawa. Sa totoo lang, simula nang si Rodrigo Roa Duterte naging presidente, yun na yung pinakamalagim na sumpa dito sa ating bansa. Dahil puro ilan ang pinatay. No. Hindi ko sinasabi na masama yung ginawa niya. Pero kung ganun man lang din pala, napatay kayo ng patay, ba't hindi niyo pa pinababa yung death penalty? At least yung pagpatay sa mga adik na yan, kung totoo mang mga adik yan, at least sa hukuman, hukuman ang nag sa kanila sentensya. Ha? Ba't mo nilagay sa kamay mo? Yung batas ng kamay na bakal. Ikaw mismo na presidente, hindi ka nga sumunod sa batas . Ay hindi nakaduda-duda kung ba't ganito tong aso mo na si Teves. O ano nangyari? Sa sobra nilang pakikipaggera sa droga. Ayun, may mga pulis, 999 kilos, hindi nasawata, ni Bato. Diba? Tira na tira sa baba, tira na tira doon sa mga sanga, pero yung puno at saka yung mga, ugat, hindi naman natanggal. Sige nga. Sobrang kaya bang 6 months, 3 months, kayang-kaya ko yan, pag ganun-ganun pa. Dinadaan-daan lang tayo sa akala mo isa na talaga yung magaling na lalaki. Ano nangyari? Wala.
No, imbis na gamitin yung kapangyarihan para sa paghuli talaga dun sa mga kriminal, hinayaan nila ng mga panahon na yun, namamayagpag yung mga Tebes. O, sugal, droga, pagpatay sa mga tao, sa mga kalaban nila sa politika. O, nakialam ba si Duterte sa Negros Oriental? Hindi. Kasi kalya, pinanser nga eh. Nung tumakbong presidente itong si Digong, itong si Tebes, mga Tebes, ang naging supporter nila, gumastos yan dyan sa Negros Oriental para lang manalo nga si Digong. Oh, dahil kalyado, dahil gumastos, bingi, bulag, pipi, ha? Hindi nagagamit yung kapangyarihan. Oh. Ilang daan na ang taong pinatay dyan sa Negros Oriental? At ilang beses na tumawag, ilang beses na nagpadala ng sulat, ilang beses na humingi ng tulong yung ating nakaraang, ating namayapang gobernador Ruel Ragay Digamo sa Duterte administrasyon. Wala. Kasi nga, Paulo at Tebes, unang-una, magkamag-anak yung asawa. Yung asawa ni Paulo at si Tebes, magkamag-anak. Ha? O plus, mag-best friend pa sila. Plus, ha? Korporasyon pa sila sa droga. Oh. Akala mo Duterte? Natutuwa magulang mo sa'yo? Sa ginagawa mo? Hindi. Hindi ka ikararangal lang magulang mo. Naging bias ka. Yan ang katotohanan dyan. Kaya sa'yo, Bongbong Marcos, alam ko tuwan-tuwa ang magulang mo ngayon. Ferdinand Senior. Ha? Marcos. Sana, mas matutuwa pa siya kung magiging katulad mo siya. Mas magiging kasing tapang mo siya. Mas magiging kasing talino mo siya. Naniniwala ako, kaya mo yan. Huwag mong hayaan na diktahan ka ng mga Duterte. Ipakita mo, Bongbong Marcos. Ha? Na Marcos ka. Ipakita mo na bilang isang Marcos may paninindigan ka at kaya mong ipatupad ang batas sa ngalan ng pag-ibig mo sa bayan. Huwag mong hayaan na dahil kaalyado mo ang mga Duterte, pagtawanan na lamang ng isang demonyong congressman ang ating batas, pagtawanan na lamang ng isang demonyong congressman yung kakayanan ng ating mga opisyalis dito sa ating bansa. O pagtawanan na lang yung dignidad, o babuyin na lang yung karapatan ng ating mga kapulisan maging ng ating mga pasundaluhan nitong congressman na kung saan kung magmaliit ng kapangyarihan ng ating mga nasa gobyerno ay ganun-ganun na lang. Ha? Marami pong sumasama, sabi nga ng mga kababayan ngayon, pagdating ng susunod na yung no Duterte na sa gobyerno, wala nang buboto sa mga Duterte. Wala naman silang nagawa eh. Ha? Ngayon nga eh. Oh, Vice President na si Sara. Oh. Sino ba nagpapagalaw kay Sara ngayon? Si Duterte pa rin. Kasi anak niya yan. Lahat ng advice ng tatay niya, natural. Oh. Alam ko galit na galit kayo sa akin na sinasabi ko yung katotohanan dito. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, kung noong mga panahon na yon binigyan ng pagkakataon na maisiwalat talaga ni Trillanes yung kanyang anak na drug lord, lilitaw yon. Lilitaw yon 100%. Kaya lang, inano agad nila, binakapan agad. Kasi noong mga panahon na yon lahat ng inappoint ni Duterte, puro kabrad niya sa fraternity. Ha? Sa prat. Yung lahat ng inaimalat matataas na ranggo nun, halos lahat yun, mga kabrad niya yun sa fraternity. Kaya, nung nalaman na si Paulo Duterte ay talagang tinitira na dahil nga na 100% eh, positive talaga na drug lord itong si Paulo. O, ang ginawa, nag-isip sila, ano ba natin mapapahinto ito si Trillanes? Kasi pag hindi napahinto ito, sigurado masisira ang pangalan ni Duterte. Isabi pa naman ni Duterte, walang anak. Pag anak, kahit ano, papatayin. O, pag natuklasan yun, yun sana eh. Doon natin makikita kung kaya bang patayin ni Duterte itong si Paulo. Ang ginawa, tinakpan.
gumawa ng paraan. O, nung mga panahon na yun, sa totoo lang, nanginginig din si Tevez noon. Isa din si Tevez na tumulong kay Paulo. O, kasi bakit? Booking din siya eh. Kasi corporation nga sila. Di ba? Kaya sabi ko, sa susunod na eleksyon, mga kababayan, sikapin natin na manatili sa pwesto itong mga Marcos. Pag wala ng Duterte sa gobyerno, diyan sa taas, sigurado, magiging patas ang lahat. Ngayon kasi, nasusungkit ng mga, lalo na nito ni Duterte, nasusungkit niya eh. Nasusungkit niya. At syempre, yung ibang mga kapulisan dyan, yung ibang mga kasundaluhan dyan, eh magkakaroon talaga ng utang na loob sa kanya kasi, di ba, unang-una, dinoble niya yung mga sweldo ng mga pulis. Sa pulis nga lang, tsaka sa mila, paano yung mahihirap? Yung talagang dapat tulungan, naibigay ba yan? Hindi. Kaya nga sabi nga eh, yung batas na ginagawa nito ni Duterte, para lang din sa mga nasa gobyerno. Pero yung batas na para talaga sa mahihirap, wala. O, tumaas ba yung sweldo ng mga gwardiya? Sabi nga ng mga gwardiya sa akin ngayon, sir, kala ba namin, tataas na sweldo namin. Yung dating 400, mas lalo pa nga bumaba, 350 na lang ngayon. O, sir, akala ba namin makakatanggap kami ng etcetera, etcetera, kasi sabi ni, ano, eh, noong mga panahon lang na yun, kasi siya pang presidente. O, pero nagkaroon ba ng pangil, yung batas na yun? Wala. Kaya sabi ko ngayon, batas na ginagawa ng mga senator, paikot-ikot na lang yun eh. Ang dapat na utapagin ng mga senator, ang dapat na utapagin ng mga congressman, gumawa sila ng batas na para sa kanila, na kung saan katatakutan nila. Yan ang hindi nila kayang gawin. Bakit? Alam nila sa bawat isa sa kanila na gumagawa sila ng etcetera, etcetera na yung mga monkey business. O, gumawa kayo ng batas na kapag nalaman na itong congressman na to ay mamamatay tao, bitayin agad. Hindi nyo kaya. Kasi kayo ganun din. Pag kalaban nyo sa politika, pinapatumba nyo. O, gumawa kayo ng batas na kapag mayroong kalbong sinungaling sa mga senator, bitayin agad. Hindi kayo makagawa. Ha, kasi tao ni Duterte si Calvo, Mr. Clean. Oh, di ba? Oh, timoto si De La Rosa, pasumpa-sumpa. Oh, manumpa ka! Ha? Makukontempt kita, pero sarili niya ayaw niya i-contempt. Yung sa lahat ng sinungaling niya, mas sinungaling siya. Hindi daw niya kilala si Tevez. Loko-loko. Mana ka talaga sa amo mo. Ang galing niyo magdrama. Hindi daw niya kilala si Tevez, pero yung sa picture, makikita mo talaga. Wala naman yun sa okasyon para magpa-picture silang dalawa. Sabihin, kagigising nyo lang, nagkakapi pa kayo. Nakipag-picture si Tevez sa'yo. Loko-loko. Sigaw na nga yung baho na katotohanan na magkakilala kayo dati pa. O masabihin ba to? Noong mga panahon na nagpadala ng sumbong sa'yo. Yung aming namayapang gobernador Ruel Ragay de Gamo, hindi mo kilala si Tevez. Ha? Isang tanyag na bastos si Tevez. Na mahilig maghamon ng suntukan kahit kanino, hindi ka nanonood ng social media. Kalokohan mo. Yung baliw nga sa rekto, kilala si Tevez, ikaw pa. Oh. Kahit nga baliw, pag sinabing Tevez, takbo agad yung baliw. Eh. Baka makagatin daw si ni Tevez. Para sa baliw, aso to si Tevez. Di ba? Kaya mga kababayan, sinasabi po natin dito ay pawang katotohanan lamang. Yes, mahirap lang po ko. Pero sa programang ito, ang pinaglalaban po natin ay karapatan ng ating mga kababayan dukha. Ha? Madali lang kasi magsalita eh. Pagbabago, o nasaan yung nabago? Ha? Saan yung nabago? Yung sweldo ng mga pulis, yaka sundalo? Ha? Ang hinahangad ng taong bayan na pagbabago yung maahon sila sa hirap. Hindi yung mabago yung mga sweldo ng kung sino-sino dyan. Tignan nyo, binago nyo na lahat-lahat ng sweldo ng pulis, sundalo. Ano may nangyari ba? Mas lalo pa nga naging demonyo yung karamihan ng mga pulis dyan. Hindi makontento sa kanilang sweldo.
Dapat ang ginawa noong panahon ni Duterte, hindi yung sweldo yung binago, yung batas. Sige, pag may nabalitaan ng mga pulis na gumagawa ng ganito, bitay agad. Walang pwedeng ibang parusa na ibibigay dyan. Kahit anong problema, kaso na kaharapin ng pulis, pag nagkasala, bitay. Tignan ko lang kung may gumawa pa na masama. Diba? Dapat ang ginawa ng panahon ni Duterte, gumawa ng batas. Kapag ang mga congressman na katulad ni Arnie Tebes o yung mga anak ng mga congressman na nananampal, naninipa, nanunuto kay Bitayin, tignan ko lang kung may court na manipa at saka manadyak, manakot ng mga gwardya. Hindi, yun ang totoo. Kaya lang, hindi magawa. Kasi nga, alam nila na meron talagang mga siraulog, gago, mayayabang, abusado na mga politiko na kaalyado nila. Ayaw nilang masagasaan. Baka sa susunod na election kasi, hindi na sila tulungan, hindi na rin sila manalo. Kumbaga, ang iniisip nila, pang sarili lamang. Ito ang katotohanan. Kasi kung hindi kaalyado nito ni Duterte, itong mga Tebes, matagal nang nahuli yan si Tebes, matagal nang nabuwag yung sindikato niyan, matagal nang nakakulong yan si Tebes. Yan ang katotohanan dyan. Kaya mga kababayan, muli po tulad ng sinasabi ng iyong lingkod, kahit po tayo'y mahihirap lamang, kahit po tayo'y mga dukha, pag tayo po'y sama-sama para po sa kinabukasan ng ating inang bayan, patuloy po kong maglilingkod para sa inyo. Patuloy po maglilingkod ang iyong lingkod, Epifanio Labrador, dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador. Maraming salamat po. Tulad ng yung sinasabi po lagi ng yung lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.